pag inabot ka nga naman talaga ng kamalasan, no? Ayan mga lods, no, ang nangyari is nag-stack up yung ating caliper sa likuran, yung preno. Kaya umitim yung ating disc plate. Kung naipatakbo ko siya ng medyo malayo-layo na, kaya ganito ang nangyari sa init. Medyo nasunog yung bakal. Napansin ko lang kaya pala medyo pigil yung andar kasi pumipreno pala siya. Kahit hindi inaapakan yung ating brake. Ayan o. Oh. Ang tigas o. Oh. Dapat pre-wheel yan. So ang nangyari kasi humigpit yung ating caliper. So nandito pa naman ako sa ano. Kaya pala napapansin ko itong mga nakaraan, medyo sumisikip, hindi siya gaano nagpe-freewheel pag umiinit yung ating preno. At bumabalik lang yung freewheeling niya kapag lumalamig niya. Yung pala yun, nag-stack up na. So ang gagawin natin ngayon kasi wala pa, hindi pa tayo nakakauwi, papalamigin uli natin to. Sana bumalik. Ayan o. Init o. 2,000 years later. So ayan. 13 minutes. Okay na siya mga gos. Medyo bumitaw na yung preno niya. So malapit lang naman ako sa bahay. Kaya wag muna natin gamitin yung pulihan. So, yung harapan na lang muna gamitin natin yung preno. Kailangan nga lang medyo dahan-dahan, mabagal ka para safety mo. So hanggang makarating lang tayo sa bahay, huwag natin gamitin yung preno sa likuran kasi nag-stack up na pag umiinit. Sana makauwi pa ako maayos. 2,000 years later. So ayan mga lods, no, nandito na tayo sa bahay. Nakarating naman tayo ng safe. Kahit harapan lang yung preno natin at hindi natin ginagamit yung likurang preno kasi nga nag-i-stack up siya pag umiinit. So ngayon malamig na siya kaya bumitaw na yung pagiging stack up niya. At ayusin na natin ngayon na kung anong, at tignan natin kung anong dahilan kung bakit siya nag-i-stack up. Huwag na nating patagalin, huwag na natin antayin masira palalo. So ayan mga lods, no, kaya siguro nag-stack up kasi kinalawang. So, part na to, dito, kinalawang. So ang gagawin natin, lilinisin natin tapos lalagyan natin ng langis or grasa siguro. Ayan natin. Ito, lalagyan natin ng grasa, pampadulas para smooth yung play niya. So ito ang kailangan natin, grasa.
grasa tsaka to lubricant yung nilalagay sa kadena, no. Bukan natin tong ilagay. Tignan natin kung ano maging resulta. Ito naman mga brake pads niya, linisin natin, tanggalin natin yung mga tinga-tinga din sa loob niyan. Linisin natin ng kahit sabon, sabunan natin. Pwede yun. So, ayan mga loads, no. Nilinis ko na siya. Sinabunan ko siya at saka brinash ko siya. Maayos. Na malinis. Tapos ito, no, linisin din natin to yung loob, dito sa loob. Ito yung lalagyan natin ng mga langis, eh. Itong dalawang bilog na to, hindi ko alam ang tawag dito. Basta lalagyan natin ng langis yan. Ayan mga lods, no, ang nangyari. Nung matapos kong linisin to, nilagyan ko na ng oil. Ang nangyari sa kanya is ganun pa rin. Kukunti yung play niya dito. So, ang ginawa ko, chinik ko ngayon yung pump mismo. Doon ko nakita na doon pala nag-i-stack up. Tinanggal ko yung goma dito. Ito sa pump, tinanggal ko yung goma, tapos tiningnan ko, ito ang maluwag masyado kasi hindi na bumabalik yung pump niya, dun siya nag-i-stack up. Ang reason kung bakit nag-i-stack up yung pump, kaya pala itong goma niya na seal dito is may butas na. Ito, may butas. So, dahil dyan napapasukan siya ng tubig nandito. So, nagkakaroon ng kalawang at nagiging sanhi ng stack up. So, ang ginawa ko, tinanggal ko nga ito, tapos nilagyan ko ng konting langis dito. Okay na siya. Balik sa dati. So, yung pump niya is free na siyang nakakabalik. Nakapag-pump na siya ng maayos. So, yun lang ang dahilan niya, no, kung bakit re-stock up ng ating brake. So, yan guys, no, ang mga titignan nyo kapag nangyari sa inyo to, pag na-stock up din yung caliper nyo. Hindi lang basta sa caliper kayo titingin. Hindi lang basta kayo dito maglinis, kundi pati rin yung pump. Che-check nyo rin kung bumabalik yung pump. Hindi nag-i-stack up. So, kaya nang nangyari sa akin, dito pala nag-i-stack up, kaya hindi bumabalik yung ating preno. So, ngayon, lalagyan ko rito ng grasa para hindi basta-basta pasukin ng tubig. Habang wala pa akong pamalik. Balak ko na rin itong palitan. Pero yung magandang klase na. Magandang klase rin naman to. Kaso nga lang, nangyari sa akin is ang pagkabit ko kasi nito is na punit yung rubber niya, kaya napapasukan ng tubig. So, sa mga gustong magkabit ng ganito, ingatan nyo lang, no, na wag
huwag mapunit yung rubber ng ating pump para hindi pasukin ng tubig, para hindi magkakaroon ng stack up. Hindi na siya maluwag. Hindi na siya maluwag kasi nga bumalik na yung kanyang pump. Kanina kasi maluwag to dito eh. Kasi yung pump niya is hindi makabalik. So nilagyan natin ng langis, bumalik na yung pump kaya masikip na siya. Nakapag-pump na siya ng maayos. Lalagyan natin ito ng brasa dito sa loob. Para hindi basta-basta pasukan ng tubig. So mararamdaman nyo na parang mag-i-stack up na yung inyong caliper, no? Kung kapag pansin nyo na kapag pumipreno kayo, eh parang hindi na kumakapit. Pero kumakapit talaga, yun din nyo lang mararamdaman kasi nga hindi siya nagpa-pump ng maayos. So parang hindi mo maramdaman yung preno niya. Yun din yung isang titignan nyo. At kapag inabutan kayo ng stack up sa daan, no, di siyempre yung iba di nila alam na nag-stack up na. Gagawin nyo lang is cool down nyo lang yung inyong preno. Tulad ng ginawa ko kanina, dahil stack up niya at nag-lock na yung ating preno dun sa likuran, so hirap na siyang tumakbo. Ang ginawa ko, tumigil muna ako. After 10 minutes, medyo lumamig na yung kanyang caliper. So, nagkakaroon na siya ng pre-wheel. Saka ako, nagpatuloy sa aking biyahe hanggang makauwi. Pero ang gamit ko is yung preno na lang sa harap. Kasi pag ginamit uli natin yung sa likuran, iinit uli yan, mag-stack up uli yan, hirap ulit tumakbo yan. So, pagka ganun ang nangyari sa inyo, ganun ang gawin nyo, guys. Kayong magpanik. So and guys, okay na yung kanyang preno. Lakas na ng tulak, oh.
Ayos. Smooth na smooth na. Yun lang mga lods, no? Sana may natutunan kayo ngayon sa ating video. At kung meron man kayong hindi naintindihan, ay maaari nyo pong i-comment sa ating comment section. Subukan ko pong magbigay kasagutan. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe. Hit the notification bell button para maging updated po tayo sa ating mga susunod pang video. Salamat!